Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu as-salam ala ashram salin wa ala alihi wa sahabat ismain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, inshallah, nandito naman po tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo patungkol ito sa Ramadan. Kailangan paghandaan na po natin ang Ramadan, mga kapatid sa Islam, kasi nga ito ay isa sa mga haligi ng Islam. Kaya pag salubong sa Ramadan, mga kapatid, ay biyaya po iyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya dapat magalak po tayo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga mayroong mga kabutihang loob si Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob para sa atin. Na katulad sa inulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sa salam, kapag naging Ramadan ay binuksan ang mga pintuan ng habag at isinira ang mga pintuan ng impyerno at nakakadena ang mga satanas, isinalaysay ni Muslim. Kaya dito mga kapatid sa Islam ay nagpapatunay na meron talagang kabutihang loob na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Kaya maging masaya po tayo sa pagbukas ng mga pintuan ng paraiso. Allahu Akbar. Kasi nga ito mga kapatid, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, nabubuksan talaga ang mga pintuan sa paraiso. Ibig sabihin dapat malapit po tayo sa kabutihang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasara niya ang mga pintuan sa impyerno para makagawa po tayo ng mga mabuting gawa. At pati nga si Satanas, kinakadena ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi siya makapagbigay ng bulong. Maulilangin niya na naman ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala para malihis sila sa pagsamba. Kaya po mga kapatid sa Islam ay kaya sa Islam ay hindi po gaano ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkaluban po tayo ng ganun mga buwan ng Ramadan para hindi po tayo makagawa ng mga masasama, lalo na sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, ito po ay isa sa mga nunawain natin mga kapatid. Kaya meron dito isang hadith din si Prophet Muhammad Sallam, sabi niya dito, ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmadu an-nas 'alayhi, qal tilka ajalu bushra al-mu'min. Ha, sabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Dhar, na may nagsabi sa mensahero ng Allah Subhanahu wa ta'ala, may nakita ka bang lalaki, na gumawa ng kamabuting gawa, at pinuri siya ng mga tao, kanyang sinabi mga kapatid, iyon ang mabilis na magandang pagbabalita sa manampalataya. Kaya dito sa hadith ito mga kapatid, kapag ikaw ay pinupuri ng mga tao dahil sa iyong mabuting gawa, alam naman natin sa Islam, hindi tayo gumagawa ng mga bagay kung saan magdagpapakitang tao tayo. Tayo gumagawa ng kabutihan para malugod si Allah subhanahu wa ta'ala, para ikagagalak tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ang ating mga hangad. Ganun po ang ating intention, mga kapatid. Na gumagawa lang tayo ng mga bagay para ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag pinuri ka pa rin ng mga tao, ay magandang pagbabalita yan na mayroon ka ng nagawa ang kabutihan. Kaya mga Muslim ay dapat magalak talaga mga kapatid, maging masaya po tayo sa ating pananampalataya. Na? Kasi sino man naging masaya sa kanyang nagawang kabutihan ay mga tunay na manampalataya. At kapag ikaw nalungkot sa paggawa ng mga masasama, ay tunay ka na manampalataya. Ganun po mga kapatid ang ating pananampalataya. Kaya dapat mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, paghanda nyo na talagang yung mga katawan. Kasi nga ang pagsamba ay kailangan mayroong kang malakas na pangatawan. Malakas na pag-iisip,
matatag na ano. Kaya 'yun mga kapatid sa Islam. Sa atin, sa atin ganun po tayo mga kapatid, dapat malakas po tayo sa pangatawan natin. Kasi nga sa pag-fasting, kailangan malakas ang iyong katawan diyan, ha? Kasi nga hirap kaya mag-fasting. Alam naman natin mga kapatid, gugutumin mo sarili mo. Mauawin mo ang iyong sarili rin. Sa sobrang uhaw, pigilan mo talaga. Ha? Kahit naghahanap ka na ng pagkain, kahit hinang-hina ka na, ha? Sa isipan, sa puso, at sa iyong mga katawan. Pero kailangan mag-ayuno. Kaya kailangan lakas ng loob talaga, kapatid. Alhamdulillah, ang pag-aayuno ay bilang pagsasanay yan sa ating mga mananampalataya. Kasi nga, aharap tayo sa hamon ng buhay. Aharap tayo sa mga pagod o tinatawag na kahirapan, paghihirap ng ating. Kaya kailangan maging malakas ka po mga kapatid na, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya katulad dito sa hadith, ang mananampalatayang malakas ay higit na kalugod-lugod kaysa mananampalataya na mahina. Pero sila yung dalawa ay magkaano lang sila, ha? Kaya sa bawat kabutihan ay dapat magano ka, magsumikap ka sa mga makakatulong sa iyo at humingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At huwag kang manghina kung nadatnan ka ng mga bagay, ako ay huwag mong sasabihin kung ginawa ko lamang sana iyon. Ngunit sabihin mo ay itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gagawin ng alang kanyang nanaisin. Nga? Kaya mga kapatid, ganun po tayo mga kapatid. Huwag kang manisi. Kasi kung lagi kang naninisi, binubuksan mo lang po ang pintuan ng paggawa ng katulad ng mga diablo, ng mga Satanas. Kaya huwag bumuksan ng mga ganun kasi gawain nyo ng mga diablo. Kaya tayo mga Muslim, dapat ganun ka. Nga? Kung buwan na ng Ramadan, huwag kang manghina. Lakasan mo ang loob mo. Humiling ka pala ng tulong kay Allah. Ganun po mga kapatid. Huwag niyo kalimutan yan. Kapag ikaw nangihina, ikaw nauhaw, ikaw nagugutom, mahumingi ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tulong. Lakasan mong loob mo. Itaas mong kamay mo, ipakita mo na ikaw isang alipin na mahina. Kaya katulad ng sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَخُلِكَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا at nilikha ang tao na napakarupok o napakahina. Kaya nagpapatutuo si Allah Subhanahu wa Ta'ala dyan. Nagsumasaksi ng tao napakahina, napakarupok. Kaya kung alam mo yan kapatid, dapat manalangin tayo kay Allah. Ya Allah, lakasan mo ako yun. Maganda nga sa ating, tinataas mong kamay mo. Nalalangin ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag ka mag-alala kapatid kapag natanggap ng Allah ang iyong pag-aayuno, napakalaking achievement na yan sa buhay mo dito sa mundo mga kapatid. Kasi nga ang pagpapasting, ang Allah mismo ang tatanggap ng iyong mga gawain at siya mismo ang magbigay ng biyaya. Ha? Hindi ka talaga kakalimutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Katulad sa hadith Qudsi, ang fasting asomuli wa ana azibihi, sabi niya, ang pag-aayuno ay akin at ako mismo ang maggagandimpala sa kanya. Kaya yun ganun mga kapatid, siya mismo, tingnan niyo. Lahat ng mga gawain mga kapatid, nakabukod talagang pag-aayuno. Ha? Kasi ang Allah, nag-fasting ka para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag ikaw sa buwan ng Ramadan, nangihina ka, tapos nag-isip ka, kakain na ako, subhan na masisira ang pag-ayuno mo. Kasi nga ang pagkain dapat hanggang sa paglubog ng araw. Tingnan nyo, pagsikat ng umaga, mag-start ka na dyan hanggang sa paglubog ng araw. Yun ang certain time na yun. Ha? Hindi ka talaga pwede kumain, uminom, kahit isipin mong pagkain, bawal yun. Ha? Dapat isipin mo kung makakain ka na kapag lumubog na ng araw. Ganun tayo mga kapatid, ganun ang ating pagsasanay. Kaya kailangan ng lakas. At alam naman natin, kung gusto mo makapasok sa paraiso, kailangan mo rin ng lakas. Hindi pwede pahina-hina ka dito sa mundo, mahina ka sa paggawa ng kabutihan.
Kaya ganun po tayo pag, kapag magsalubong o harapin ang buwan ng Ramadan. Ha? Kaya meron din sinabi si Allah, وَخِتَامُهُ مِسْكُ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Allahu Akbar, sabi ng Allah. At ang silyo nito ang pamangong mus. Kaya dahil dito ay magpaligsahan ang mga magkatunggali. Allahu Akbar, tingnan nyo, magpaligsahan ang mga magkatunggali. Tayo lahat dito mga kapatid, sa totoo lang, ha? Na nagiging ano tayo, kontestan tayo. Ha? Makikipagpaligsahan talaga tayo sa habag at sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah, wasabi ko ila magfiratin wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard. Sabi ng Allah, magpaligsahan kayo sa kanyang habag at sa kanyang kapatawaran at paraiso na kasing lawak ng langit at lupa. Allahu Akbar. Tingnan niyo, ganun na ganun ang description ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Ha, kaya magkatunggali tayo lahat sa paggawa ng kabutihan. At alam naman natin yung paraiso, mga kapatid, napapataas yan. Ha, napaka taas. 100 stages yan doon. Kung depende sa iyong mga pinanggagawa din sa mundo, ganun ang stage mo doon sa paraiso. Kaya dapat pala mga kapatid, yun, mag-ano na tayo, maghanda tayo, lalo ng buwan ng Ramadan, binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pintuan sa paggawa ng kabutihan. Ha? Tapos mga kapatid, sabi ko sa inyo, si Allah mismo magagantimpala ng Ramadan, ng fasting. Ang Ramadan, yun, buwan yun. Ang fasting, tinatawag natin siya, usaw. Kaya kung nagpa-fasting ka, tandaan mo, ha, katulad sa hadith dito na inulat ni Prophet Muhammad Sallam na sinabi talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat na gawain ng anak ni Adam ay pinaparami ang isang mabuting gawa hanggang maging katulad maging 10 o hanggang maging 700. Na? Sinabi ng Allah, maliban sa pag-aayuno. Tingnan nyo, maliban sa pag-aayuno. Ha? Sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala dahil iniwan niya ang kanyang pagnanasa at pagkain para sa akin. Ha? At ang pag-ayuno ay merong dalawang kasiyahan. Kasiyahan sa oras ng iftar at kasiyahan na oras makita niya na ang kanyang Panginoon at ang amoy nang nag-aayon ay mas mainam pa kaysa kanya, kaysa pabangong musga, isinalaysay ni musga. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, napakagandang pakinggan to. Kasi nga, ang Allah mismo ang magbibigay ng gantimpala. Tandaan nyo mga kapatid, ang mga pag-aayuno, dati pa yan. Si Kristo nga, nabanggit sa Bible, 40 days, 40 nights, nagpa-fasting. Hindi mo na ito makikita sa mga Christian, kanilang ginagawa, papasting nga, pero pagpapakamatay na naman, di kakain, di iinom, patay yun. Ikaw si Kristo ganun, patay sana si Kristo. Kaya sa Islam, hindi ganun mga kapatid. Ang magpasting ng may certain time lang. Ha, magpasting ka mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Ibig sabihin sa gabi, pwede ka kumain, pwede ka uminom. Ang ano lang doon, ang gusto lang ng Allah mga kapatid sa pagpapasting para malaman niya kung saan umabot ang iyong takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun lang purpose ng Allah. Gusto niya makita tayo na sinasaling ating sarili sa pagkatakot sa kanya. Ha? Kaya sa time na yun mga kapatid, damihin niyo talagang iyong panalangin kay Allah. Damihin niyo yung dua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala masyadong napakalapit sa buwan na yun. At tinatanggap niya lahat ng mga panalangin mga kapatid. Kung hindi ka man tutugunin dito sa mundo, huwag ka mag-alala. Kasi nga, meron ka bilang buhay. Lahat ng mga pinalangin mo, hindi natugod din sa mundo, doon yung kabilang buhay, naiipon, nai-impact doon. Doon niya pagbigyan lahat ng iyong mga hiling. Allahu Akbar. Kasi ang iba kasi sabi, dua lang ako lang dua kay Allah, hindi naman tinatanggap. Huwag kang ganun mga kapatid. Akala mo nawalan ng saysay ang iyong mga panalangin.
Hindi. Sa kabilang buhay, meron doon. Ha? Meron siyang itinago para lamang sa iyo. Kaya maging magalak ang mga mananampalataya sa ganong pag-iisip. Kaya sa ano mga kapatid, ha? Tapos sa ano sa ha? Dapat tayo mga manabik talaga tayo sa buwan ng Ramadan mga kapatid. Meron nga dito sa kwento na sinabi ni Ma'la bin Fadl na ang nauna ay nanalangin kay Allah ng 6 na buwan ha? Na paabutin sila ng Ramadan. Tingnan nyo, 6 pa lang na buwan lang. Ganun ang dua ng mga nauna sa atin. Na sana paabutin sila sa buwan ng Ramadan. At nanalangin na naman sila ng 6 na sana tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang nagawa. Allahu Akbar. Kaya grabe talaga mga nauna sa ating mga kapatid. 6 months para paabutin sila sa Ramadan. E alam naman natin mga kapatid, maraming gusto magpasting pero nasa hospital. Kawawa talaga. Oo, nawalan sila sa tamang pag-iisip. Nakaupo na lang. Wala na sila sa tamang ulirat. Kaya ganun sana kung meron pa tayong lakas, dapat mano tayo. Ha? Kaya sa ano pa mga kapatid, ang mga tunay ng mga mananampalataya, ramdam nila talagang saya ng pagsapit ng buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Ah, pagsapit ng buwan ng Ramadan, grabe talaga excitement. Kaya dito sa ano sa Saudi, parang festa yan gabi-gabi. Ah, kasi grabe ang kanilang ano eh, grabe ang pagiging masaya nila sa buwan ng Ramadan, ha? Kaya alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Ipagkaloob niya talaga sa mga manampalataya ang mabuting gawa. Kaya tulad ng sinabi ng Allah, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati wa razaqnakum wa min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, o mga sumampalataya, kumain kayo mula sa malilinis na ipinagkaloob namin sa inyo at magpasalamat kayo para kay Allah kung kayo nga ang sumasamba sa kanya. Tingnan nyo, kung sumasamba tayo kay Allah, doon tayo magpasalamat talaga sa Diyos. Huwag natin idaan kahit kanino. Kaya isa sa mga pagpapasalamat ito mga kapatid, yun ang pagsapit ng buwan ng Ramadan. Kaya planuhin mo nang lahat ng mga gagawin. Ang iba nga, sabihin nila, ubusin ko talaga pagbabasa ng Quran. Well, tingnan nyo, ubusin niya pagbabasa ng Quran. Alhamdulillah, Quran, isa sa mga pinakamagandang bagay kung saan ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi nga, nakikita natin ang salita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nababasa natin ang salita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawaan natin dahil sa karunungan at kaalaman na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya planuhin mo talaga kapatid, ano ang gagawin mo sa buwan ng Ramadan. Malapit na mga kapatid, March 11, yun, isa sa mga ano yan. March 11 na, kunti na lang. Ha? Kaya dapat nakaplano na ang gagawin mo. Isa sa doon, sana ilagay nyo sa plano nyo, basahin lahat ng buong Quran. Ha? Kung hindi ka marunong sa Arabic, basahin mo sa Tagalog. Kung hindi sana yung mata mo sa Tagalog, basahin mo sa English. Ha? Lahat ng mga ano doon mga kapatid, yan, isa sa mga nagpapalakas talaga ng pananampalataya. At dapat meron kang determinasyon. Ha? Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru, walaw sadakullah lakana khairan lahum. Sinabi ng Allah mga kapatid, kaya pagsunod at magandang pananalita, kaya sa oras niya ay magpasya sa isang bagay, at saka kung sila'y tapat, kay Allah ay talagang mabuti na ito para sa kanila. Lawak. Ayun mga ganun mga kapatid. Dapat tapat tayo. Dapat meron tayong determinasyon. Ha? Gusto natin matupad ang ating mga mabuting gawa para kay Allah. Itong kagandahan sa Islam mga kapatid. Lahat nating ginagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hindi para sa ating sarili, hindi para sa kapwa mo, para sa pamilya. Hindi, huwag mong gawin yan kasi nasayang lang yung mga pagod. Dapat gawin mo yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kahit magtatrabaho tayo, kung ginawa mo yan para kay Allah, pagdating mo sa araw na paghuhukom, magulat ka na lang, tinawag na mabuting gawa. Ganun po tayo mga kapatid, ang mabuting gawa, hindi pakitang tao. Ha? Iba kasi ganun sila eh. Tingnan nyo, tanungin mo.
Oh, bakit kayo gumagawa ng mabuti? Sabihin nila para sa pamilya, sayang. Tayo nagpapakabuti dito sa mundo para kay Allah. Para pagdating mo doon, merong tatanggap ng iyong mabuting gawa. Ha? At merong magbibigay ng gantimpala. Eh kung binigay mo sa pamilya mo para sa pamilya mo, sino magbibigay sa iyo ng gantimpala? Eh, ginawa mo, wala namang kabuluhan. Ang ginawa mo para sa pamilya mo, wala namang, dito lang sa mundo, bibigyan ka ng gantimpala. Rerespetuhin ka ng iyong pamilya. Mamahalin ka ng iyong pamilya. Paano sa kabilang buhay yun ang nakakatakot? Kaya, alhamdulillah, pasalamat talaga tayo mga kapatid, tayo mga Muslim. Nalaman natin ang mga ganong bagay. Napaka-basic yan, pero hindi alam na mga karamihan. Ha? May takot lang kay Allah ang nakaunawa dyan. Kaya, wag na wag nyo talagang haluan ng pagkukunwari at pakitang tao ang inyong mga ginagawang mabuting gawa. Ha? Kaya lalo na sa Ramadan, tinitraining ka talaga dyan mga kapatid. Sa buwan ng Ramadan, isang pagsasanay para ikaw maging dalisay sa paggawa ng mabuti para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo, katotohanan, ang aking pagdarasal, ang aking sakripisyo, ang aking buhay at ang kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang katulad. Kaya ganun po tayo mga kapatid, dapat meron tayong determinasyon sa paggawa ng kabutihan. At ano pa mga kapatid, ito pa sa buwan ng Ramadan ay mag-aral po tayo. Ha? Mag-aral mga kapatid. Inshallah sa Ramadan, inshallah baka gawin na lang natin alas 9, ha? 9 hanggang 9:30 kasi busy yan sa ano sa pagsala sa maski. Kaya inshallah ibig muna natin ulit maging alas 9. Kaysa pa sa ano sa mga kapatid sa ano kailangan din natin pag-aaral, ha? Sa Islam. Kailangan natin mag-aral, makinig, magbasa, ha? Mag-aral lang naman kasi nga napakaganda ng ating katuruan. Ha? Napakaganda ng mga itinuro sa atin sa religyong Islam. Kaya kapag ikaw nag-aaral, lubos mo maunawaan kung ano talagang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ha? Lubos mong maunawaan kung ano talagang tunay na diwa ng buhay mga kapatid. Na ang diwa talaga ng tunay na diwa ng buhay, babalik tayo kay Allah. At doon tayo mananagot sa ating lahat ng mga pinanggagawa doon. Ha? Allahu Akbar. Ha? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ha? Sabi ng Allah mga kapatid, lahat ng kaluluwa ha, ay nakasanla sa anumang kanyang nakamit. Tingnan niyo. Ganun mga kapatid. Ha? Nakasanla ang ating kaluluwa. Sa ating mga pinanggagawa. Kung pantubos lang ang pinag-uusapan mga kapatid, hindi ang pantubos ang dugo ni Kristo. Ang pantubos talagang yung mga mabuting gawa. Gumawa ka ng mabuti, kaya bakit mo kailangan itubusin kay Kristo, dugo pa ni Kristo? Napaka-unfair naman yun, yung papako mong ibang tao para maligtas ka sa kasalanan. Hindi, gumawa ka ng mabuting gawa. Ha? Magbalik loob ka kay Allah, manumbalik kayo kay Allah. Ha? Ha? Dapat ikaw ay mananamba kay Allah. Ganun po ang pantubos sa nakasanla. Kaya, yun mga kapatid, dapat nating pag-aralin ang ating religion. Katulad sa sinabi ng Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, at hindi kami nagpadala bago sa iyo maliban sa mga kalalakihan na aming ipapahayag sa kanila. Kaya tanungin ninyo ang mga merong kaalaman kung kayo nga ay kung wala kayong nalalaman. Kaya magtanong lang tayo mga kapatid. Alhamdulillah, dati ako nagsunog kilay ako mga kapatid, nag-aral ako ng Islam, natuto mag-Arabic, tapos syempre kapag ikaw natuto ka na, ikaw naman ang magturo. Ganun mga kapatid. Pagmamana to sa kaalaman, kapag nagmana ka na ng kalma, ikaw naman magturo. Kayo mga kapatid, kayo nakikinig sa ngayon,
Balang araw, mga kapatid, hindi lang kayo nakaupo dyan. Balang araw kayo na rin magsasalita. Yun ang regalo ng Islam. Yun ang pagpapalaganap ng kaalaman. Ha? Kapag ikaw nag-aral, nakikinig, insya'Allah, kapag sinabuhay mo pa, balang araw, ikaw na rin ang magturo. Ikaw na rin ang magpapalaganap ng ating relihiyon. Ha? Tapos, mga kapatid, tapos ito pa, mga kapatid, ang pagbabalik loob. Ha? Ito, isa sa mga gawain sa pagsasalubong sa buwan ng Ramadan. Dapat magbalik loob tayo kay Alas Manawatala. Sabi ng Alas Manawatala, "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Sabi ng Alas Manawatala sa Banal na Quran, at magsibalik loob kayong lahat kay Allah o mga manampalataya, baka sakali kayo'y magtatagumpay. Allah. Tingnan nyo, ngayon ang ano sinabi ng ala, mga kapatid. Bumalik loob lahat. Hindi sinong at exempted. Hindi. Lahat tayo inutusan ng Alas Manawatala na magbalik loob. Tapos tinawag pa tayo. Kung ikaw mayroon kang panampalataya, tinawag ka ng ala, o kayong mga manampalataya, baka sakali kayo'y magtatagumpay. Allahu Akbar. Kaya kapag tinawag ka, tapos sinunod mo, isa ka rin sa magtatagumpay. Eh kung tinawag kang mo, tapos hindi mo sinunod, hindi ka magtatagumpay. Ha? Kaya, yun mga kapatid, yun isa sa mga, ano, isa sa mga gawain natin yun. Tapos yung panghuli, mga kapatid, dapat dalisayin mo ang iyong sarili. Ha? Sa mga, ano, sa mga, kasi nga, itong isa sa mga gawain din natin, mga kapatid. Alam naman natin, dito sa mundo, kailangan magsala tayo, di ba? Kasi ang pagsasala, yun ang nagpapadalisay sa ating mga gawa. Ha? Sa ating kaluluwa, sa ating sarili. Kapag buwan na ng Ramadan, Allahu Akbar, napaka-smooth sa iyo ang pag-aayun. Ha? Iniwasan mo na kasi ang paggawa ng mga masasama. Alam naman natin, mga masasama, masama talaga yan. Masamang epekto sa isipan, masamang epekto sa katawan, o ano pa dyan. Kaya, buwan na ng Ramadan, dapat naging dalisay ka na. Huwag mo nang hintay kapag namatay ka na. Kaya doon sa paraiso, mga kapatid, alam nyo, pagsamba natin sa mundo, pagdadalisay yan sa atin. Kapag doon ka na sa paraiso, wala na pagsamba. Apos na. Kasi nga, dalisay ka na doon. Alawak. Busilak ka na doon. Ha? Kaya dito lang yan sa mundong pagsamba. Ang iba kasi, grabe ka nilang ano eh. Hanggang doon sa paraiso, magsasamba. Wala na. Tapos na. Kasi nga, dalisay ka na. Ang gagawin mo na lang sa paraiso, mag-enjoy. Alawak. Magpakasaya. Ha? Sa mga biyaya o mga kaloob ng Alas Manawatala sa iyo. Kasi nga, tapos na po ang pagsubok. Yun naman, yun talagang ano ng Alas Manawatala tinuturo sa atin. Kaya, dito pala sa mundo, mga kapatid, dalisayin mo na ang iyong sarili sa pagsamba kay Alas Manawatala. Inshallah, sana meron kayong natutunan ng aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Subhanallah, bimdika, tubo alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.